si Mayor Pelayo mag-invocation? Hello? Meron tapos na tayo? Tapos na lahat? Oh, ito. Invocation na sila na after. Welcome, Madre. Oo. Sabi namin na welcome, Madre. Ah, okay. Okay. The National Disaster Risk Reduction Management Council is now called to order. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today, we are going to give you a brief rundown on the situation here in Region 3. First on our agenda is the acknowledgement of members and guests and roll call by Director Ubaldo of NEDA. Thank you, Mr. Chair. Your Excellency, President Benigno Simeon Aquino III. We are happy to note that attendance for this joint meeting of the Regional Development Council and the National Disaster Risk Reduction Management Council is above, very much above average. We have, in the part of the RDC, we have an 86% attendance. 7 out of 7 of the provincial governors are here, present, or either represented. Only 2 of the 3 governors are absent. On the part of the city mayor members, 8 out of the 13 members are present. And the municipal mayors, 7 out of 7 for 100%. And the regional line agencies, we have 19 out of 21. And from the private sector representatives, we have 12 out of 13 present in this meeting, Mr. President. We also have guests from the National Disaster Risk Reduction Management Council, headed by the executive secretary, Secretary Ochoa. We also have the chair of the NDRRMC, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Ona of the DOH, Secretary Almendras of the DOE, Secretary Montejo of the Department of Science and Technology, Secretary Singson of the DPWH, Secretary Dinky Soliman of the DSWD, Secretary Jess Robredo of the DILG, and representatives of the other agencies, we have Assistant Secretary Marcelina Bacani, who is representing Secretary Padaranga, who is currently in the Senate for our budget hearing of the NEDA budget proposal. We also have Undersecretary Pleta of the Department of Agriculture, and Undersecretary Rivera of the Department of Education, Mr. Chair. Thank you very much, Director Ubaldo. We now listen to Ms. Josefina Timoteo, the Regional Director of OCD3, to give us the early recovery and rehabilitation efforts of RDRRMC3. Hello. Hello. Maraming salamat po, kagalang-galang Secretary Volter Gasmin, sa atin pong pinagpipitaga ng Pangulo, kagalang-galang Benigno Simeon Aquino III, sir, sa mga nanunungkulan po sa ating national at local na pamahalaan at sa inyo pong lahat, isang magandang hapon po. Hayaan niyo pong bigyan ko kayo ng maikling panayam tungkol sa RDRMC3 Early Recovery and Rehabilitation Interventions. Josefina Timoteo, ang inyong pong civil defense officer sa gitnang Luzon. Next, please. Ipapakita ko po ang effects ng Typhoon Pedring and Kale sa pamagitan ng ilang larawan.
Halos po sa Pedring, 7 probinsya po ang naapektuhan nito with 9 cities, municipalities 89, barangays 1,229. Hindi pa po nakakabangon sa Pedring, andyan naman po ang Bagyong Kel at tinamaan ang naapektuhan po nito ay probinsya ng Tarlac at Zambales. Next please. Sa epekto pong pinakita o sa pagtungon sa mga pangangailangan sa buong region ng dalawang bagyo ay nakita muli ang sama-samang pagkilos at pagtutulungan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, national, local, NGO, religious at lahat po ng sektor. Kahit marami pong salamat sa inyong lahat. Makikita po natin ngayon ang mga casualties sa bawat lalawigan. Mayroon po tayong mga casualties. Sa kabuuan po nito, sa Pedring, nagkaroon po tayo ng 38 na namatay na biktima ng Pedring, 2 missing, 9 na injured. At sa Kiel ay nagkaroon po tayo ng casualty na 2. Next please. 5. Next please. Sa Pinsala po, sa bahay, kabahayan, sa Pedring, nagtala po ito ng 12,053 partially damaged houses. Sa Kiel, 106 partially damaged houses. Totally, 2,399 for Pedring and sa Kiel, 36. Sa cost, next please. Sa cost of damage po in agriculture, ito po yung partial report ng ating Department of Agriculture sa Region 3, umabot po ng 8.4 billion. Next please. Sa infrastructure po, umabot na po sa 652,496,040 ang partial damage sa infrastructure. Kasama na po dito ang pinsala sa mga eskwelahan, irrigation, national and local infrastructure. Next please. Makikita po natin sa larawan ang rescue and relief operations na ginawa particularly in Kalumpit. Makikita niyo po sa ibandang ibaba kung paano nagtutulong-tulungan ang mga force, government forces, paano nagre-relief, nagre-rescue. At makita niyo po sa bandang itaas yung gitna po, hindi po Voodle Fight yun, kundi meron pong isang sasakyan na nag-offer sa mga kababayan natin sa Kalumpit na doon nila i-charge yung mga cellphone nila para patuloy ang komunikasyon sa kanilang mga relatives. Next please. Ano po po ang ginagawa ng RDRMC3? Patuloy po ang pagbibigay ng mga ayuda sa mga naapektuhang lugar dito sa rehiyon. Kasama po ang mga Local Disaster Risk Reduction Management Council, supported by the national government. Andyan po, pati mga NGOs patuloy-tuloy na nagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Ang Bureau of Fire Protection, katulong po yan sa pagpuplas ng mga mud debris na gawa ng baha. Ang baha po kasi hindi tubig lamang, kundi ito ay na mayroon ding tinatawag sa Tagalog na banlik. May dala po itong puti kung kahit katulong natin sila. Patuloy po ang pagbibigay ng medical assistance and medical consultation sa mga biktima ng baha. Kahapon po nagsagawa sa Hagunoy and Malolos ang ating DOAs, ngayon sa Kalumpit at Paumbuong at meron pong mga marami pang schedule. Makikita nyo po sa later part ng presentation. Patuloy din po ang monitoring at kung kinakailangan, as need arises, tatanggalin po ang mga mudflow debris sa mga landslide prone areas, particularly in the Maharlika section and Pablan Gabaldon Road sa Nueva Ecija. Naka-standby po ang mga engineers natin with their heavy equipment operator para maging patuloy po ang biyahe sa mga nabanggit na lugar. Next please. Nagkaroon din po ng pagtaya ng pinsala ng mga damaged health and facilities and equipment. Pagpapalit po ng mga stocks ng medicines and vaccines na naapektuhan ng baha sa mga district hospitals natin. Patuloy po ang pagtaya sa mga pinsala sa school facilities. Patuloy po ang pagbabalidate ng report sa agriculture damage na sinubmit ng mga local government units ng ating taga-agriculture. At patuloy po ang pagtaya sa mga areas affected by typhoon na kung saan ang ating mga magsasaka ay naka-insured under the Philippine Crop Insurance Corporation. Next please. Ngayon po ay matutunghayan natin ang ilan lamang sa mga early recovery and rehabilitation interventions in Region 3 after the devastation made by Typhoon Pedring and Typhoon Kiel. Next please. Sa food and non-food cluster po, nagbibigay po ng food and cash for work ang DSWD sa mga kababayan natin na nagsasagawa ng minor repair ng kanilang bahay at yung mga community facilities like barangay hall, daycare center at iba pa.
Pangalawa, nagtuturo po ang test at DOST na mga skills training for alternate livelihood sa mga apektado. At plano po ang pagbibigay ng subsidy for fisher folks kung meron pong inclement weather o sama ng panahon o mga babala ay through food and cash for work bibigyan po ng pagkain ng ating mga magsasaka para hindi na sila po malaot sa karagatan at hindi na manganib ang kanilang buhay. Next please, ang proyekto po ng Self-Employed Assistance Kaunlaran, binubuo po ng 25 to 30 persons per group. Bibigyan po yan ng tigdi 10,000 pesos at makakuipon po sila ng seed money para makagawa sila ng mga livelihood project na makakatulong. Ang priority areas po ay yung mga naapektuhan with partially and totally damaged houses. Next please. Sa shelter cluster, nagbibigay po ng emergency shelter assistance 10,000 for totally damaged houses, 5,000 to 10,000 for partially damaged houses. Tinataya pong maigi yung extent ng damage kung para mabigyan sila ng mga ganyang ayuda. At may core shelter assistance din po na 70,000 pesos. Next please. Sa education, since marami pong araw na nag-suspend ng klase ang ating education sector, kaya po ang plano ay magkaroon ng make-up classes on Saturdays and SEM break for affected schools. Ganon din po ang rehabilitation ng damaged schools facilities using their DepEd Quick Response Fund. Next please. Sa agriculture sector po, ang pagbibigay po ng assistance sa mga affected farmers and fishermen in the form of seed subsidy. Magbibigay po excuse ng quality me, Josie, seed. Yes, sir. Josie, para makahinga ka naman konti. Yung shelter, ilan na nabigay nyo? Assistance sa shelter. Shelter. Nagbibigay po ng 10,000 ng DSWD for... Nabasa ko na yan. Ay, shelter. Ilan na ang nabigay nyo? Sir, if I can answer. Mamaya po ay tatalakay ng DSWD Regional Office yung detalye kung ilan na po ang nabigyan nila. Dahil mamaya po meron ding presentation po ang mga agencies concerned. Okay. Opo. Sa agriculture po, magpapamigay po ng quality seeds, hybrid and certified seeds. Yun po mga 100% ang totally damaged ay bibigyan po ng 100% subsidy ng mga quality seeds at 50% subsidy po sa mga partially damaged ano po na mga farmlands natin. Next please. Sa agriculture nagbibigay din po sila ng drugs and biologics for livestock para po ito maiwasan ng pagkakasakit ng mga hayop. Sa crop insurance, patuloy po nilang pinapalakas ang kampanya at inikayat ang magsasaka para mag-avail ng crop insurance premium of 600 pesos with an indemnity of 8,000 para po makatulong sa mga farmers kung sila ay nasalanta ay meron silang maibabalik na puhunan. Ang fingerlings, magkakaroon din po ng distribution ng fingerlings para sa mga ating mga kapitalista na kapitalista sa pamamalais daan, lalo po yung mga maliliit ang kanilang kapital. At pagkaraan po ng baha ay magbibigay po, magpapakawala sila ng mga fingerlings sa communal waters. Next please. Sa health cluster, patuloy po ang pamimigay ng medical assistance, medicines, medical consultations in areas affected by disasters. Sa Bulacan po, yan po yung mga priority areas nila. Kalumpit, Hagunay, Paumbong, Pulilan, Malolos, sa Pampanga, San Luis, Encandaba at iba pang bayan. Nueva Ecija, Aliaga, Zaragoza, Likab, Santo Domingo, Karanglan, sa Tarlac, Camiling, and La Paz, sa Zambales, San Felipe. Nagbibigay din po sila ng psychosocial services for psychologically affected persons. Vaccination para anti-measles at vaccination para anti-tetanus serum for dirty infected wounds. Next please. Sa WAS and Nutrition, nagpapamigay po sila ng mga hyposol chlorine powder for water disinfection, mga health kit, at sa nutrition, ang pagbibigay po ng mga vitamin A supplement, iron supplement, iodized salt sa atin, lalo na sa mga kabataan. Next please. Sa infrastructure, patuloy pong naka-standby ang mga heavy equipment, naka-preposition sila sa strategic places para for immediate deployment kung kinakailangan to clear yung mga
mudflow or landslide, ay mga landslide debris. Nagsasagawa din po sila ng palliative measures for damaged infra using maintenance fund or quick response fund ng DPWH. Ito po yung mga immediate measures na magagawa nila like sandbagging for bridge, scarred section of the river, backfilling of the depressed section of bridge approaches, establishment of poles and pegs, caution tapes and other warning devices for low shoulders, installation of road signages used by deterring vehicles and signage of load limits for bridges. Yun lang po muna ang mga partial early recovery measures ng RDRMC, mahal na Pangulo. Salamat po. Maraming salamat, Ms. Josie. Ngayon, pakikinggan natin ang proposed rehabilitation priorities. This RDC Chair, Oscar Rodriguez. Thank you, Mr. Chair. Ganda tanghali po sa inyong lahat, sa ating mga secretaries, sa ating mga governors, headed by our host governor, Governor Alvarado. Sa inyo po, mahal na Pangulo, President Benigno Simeon Aquino III, the people of Central Luzon welcomes you to our region, although we would have preferred to meet on another happier occasion. Be that as it may, Mr. President, I wish to proceed with my presentation because of the urgency of the needed attention in the areas that have been presented earlier by Director Timoteo of OCD. As RDC chairperson, I shall not delve on the ongoing immediate responses to bring normalcy in the extensive areas that have been experiencing flooding. What the Regional Development Council wishes to bring to the attention of His Excellency are medium to long-term responses that aim to take the disaster as an opportunity to do things better. What happened? How did it happen? Let me start by laying down the background to the flooding issue by advancing answers to the twin questions of what happened or how did it happen. The map on the screen shows that the Pampanga River drains around 1 million hectares under the territorial jurisdiction of 90 cities and municipalities in 6 provinces. The 56 tributaries collected a rainfall volume equivalent to an accumulated 2 months during normal conditions, but now only in 4 days. The volume was just too much for the various river subsystems, thereby causing extensive flooding in the low-lying areas of Bulacan, Tarlac, and Pampanga. This was even aggravated by a high tide in Manila Bay. The upstream runoffs accumulated in the bigger creeks and rivers became rampaging floodwater flows in the river, in the Pampanga River. Its huge catchment area with almost flat topography in the floodplains makes Central Luzon susceptible to flooding, as shown in the longitudinal profile of the Pampanga River. Nais ko rin pong ipaalaala na ang tubig ulang naiipon ng Pampanga River Basin ay maaari pong nadadagdagan ng tubig ulan galing sa mga katabing watersheds dahil po sa 2 transbasin tunnels. Ang Kasiknan Transbasin Tunnel ay nagdugtong sa Kasiknan River ng Nueva Vizcaya sa Pantabangan Dam, samantalang ang Angat Umiray Transbasin Tunnel ay idinugtong ang Umiray River ng Quezon sa Angat Dam. Ang Ipo Dam naman ay nagdadala ng tubig sa Metro Manila at nasa gawing ibaba lamang ng Angat Dam. What are the needed response or responses? Against this backdrop, Mr. President, the RDC3 is continuously looking for solutions to the issue that has been bugging Central Luzon for quite some time now. Paano pabagalin ang pagbaba ng tubig mula sa kabundukan at pabilisin ang paglabas ng tubig sa Kapatagan while promoting development? Ito po ang baby ni Secretary Bev Singson. At natutuwa ako, nabasa ko kanina umaga, siya ang bagong water czar natin. Palakpakan natin ang bagong water czar natin. Sa kanya po ito. As early as 2005, the RDC3 adopted the framework for an integrated water resource management in the region, consistent with the river basin development approach. The framework, as summarized on the screen, recommends conscious consideration of the inherent interconnection of development initiatives in the upland areas, the coastal communities,
and everything in between. The RDC3 adheres to the principle that what happens upstream impacts on downstream activities. Kaya nga po, parte ng aming adhikain ang pagtutulak ng mga proyekto at polisiya sa tatlong aspeto. Unang aspeto, capability building and institutional management on river basin management. Second, demand-side management and water pricing. And third, disaster mitigation and forecasting. Very recently, the National Water Resources Board, through JICA assistance, concluded the preparation of an integrated water resource management for poverty alleviation and economic development in the Pampanga River Basin. Parang sagot po kaagad kay Secretary Singson. The study recommends for the creation of a special body that shall oversee or coordinate the implementation of programs throughout the basin area. The proposal is currently being reviewed by our Sectoral Committee on Development Administration headed by Governor Abdane, and the committee is contemplating on recommending the creation of that body to be a special committee under the RDC. While the RDC agrees for the need for a special coordinating body to oversee the development of the whole basin area, we are constrained by the non-availability of operational funds for such a body to effectively coordinate and manage the basin's development. The RDC3 is hopeful that the Pampanga River Basin can be enrolled with the River Basin Coordinating Office of the Department of Environment and Natural Resources so that we can avail of their financial assistance for its initial operations. We would, however, welcome His Excellency's further financial assistance for the Pampanga River Basin Committee's operations. Central Luzon is a receiver of past development efforts with the construction of the Pantabangan and Angat dams. These structures have their respective flood control potentials to regulate floodwaters that go to the floodplains. In the middle of the recent flooding event, most of us may have witnessed scenes that relieved October of 2009 after the extensive flooding in Pangasinan and Tarlac. Very recently, we have again witnessed the finger-pointing and backpassing between local government officials and dam operators, especially on the effects of opening the floodgates of these dams. We in the RDC found that in our present structure, there is a seeming absence of a government agency or body or entity tasked to regulate the operations of these dams. Operators have their own manuals of operations that define the respective dam management protocols. NAPOCOR, National Irrigation Administration, National Water Resources Board, and PAGASA have their individual protocols with respect to dam management and operations. The RDC agrees that there is a critical need to synchronize or unify these protocols, and such unification may be achieved through the Infrastructure Committee of the NEDA Board. In a related issue, Central Luzon, especially the Pampanga River Basin, is fortunate to be a receiver of PAGASA's Flood Forecasting and Warning Center way back in 2009 in the Regional Center, Your Excellency. The center, through a network of 18 rainfall gauges and stream flow gauges, is able to provide information on forecast floodwater levels. Almost real-time flood forecasts are available through their website. The center also relays the same information to local government units that may be affected. The effectiveness of this scientific asset in generating and providing flood-related information has yet to be optimized. Users of the information, especially members of the Disaster Risk Reduction and Management Councils, and even the plain citizen, need to be familiarized with the outputs of the center. Or on another side, there is a need to laymanize so-called the center's output. This can be achieved through a capability-building program for disaster risk reduction management councils, simultaneous with efforts to make the accessible information easily understood by non-technical people, especially those in low-lying areas. We are now experiencing the effects of climate change, and the almost real-time information generated by the center become invaluable inputs to decisions that may avert disasters. Thus, we in the RDC 3 recommend
that its coverage be expanded to include the other river basins in the region. This would entail the establishment of additional rainfall and steam flow gauges and even automatic weather stations in provinces that are not yet served by PAGASA weather stations. We are confident that concerned local government units shall be willing to partner with PAGASA in operating and maintaining such stations. Let me now turn to the downstream portion of the basin, Mr. President. As earlier advanced, interventions in the low-lying areas should be focused on hastening the outflow of floodwaters towards Manila Bay. The RDC3 feels that it is high time to review the Pampanga Delta Development Program that may lead to the implementing of a redesigned Phase 2 simultaneous with the conduct of a feasibility study for Phase 3. If I recall correctly, Mr. President, way back the late 80s, we have started the Pampanga Delta flood control component. And with the opposition of some people in Kalumpit and later a barangay in Makabebe, this Phase 1 of the Pampanga Delta flood control component suddenly stopped. The Phase 1 is already 94% completed, and we were about to go to Phase 2 and Phase 3 when it stopped suddenly. Kung hindi ho natin to yun, walang lubog sa Kalumpit sana ngayon, sa Gonoy, sa Paumbong, among other places. So napakahalaga po nito na ipagpatuloy natin, ito na naumpisahan na. The issues that have hindered the original Phase 2 design focus on Labangan Channel improvements and should be revisited to seek for a win-win situation. We in the RDC shall also appreciate if the feasibility and subsequent implementation of Phase 3 that includes the construction of the retarding basin can be included in the national government's priorities. We in Central Luzon, Your Excellency, shall appreciate if the implementation of the ongoing Pinatubo Hazard Urgent Mitigation Project Phase 3 can be fast-tracked. Nakita po ninyo yung kanina, yung 3A, 3B, na nakapag-save na ng San Fernando because of the start of the phases 3A and 3B na tinatawag naming San Fernando Save Sagip Ilog Project. The Central Luzon RDC is also actively advocating for the implementation of the following projects based on our study and report of our members. Number one, the Tarlac River overall improvement works. Number two, the Western River Basin Flood Control Project. Number three, as articulated by Mayor Payumo, the Dinalopihan Hermosa Lubao Flood Control Project, the Central Luzon Link Expressway, and the assistance to local government units in establishing adequately equipped evacuation centers in hazard-free areas. Kaya po nahihirapan kaming magpa-evacuate at matigas ang ulo ng karamihan nating mga kababayan kasi ayaw nilang pumunta sa mga evacuation centers natin ngayon kasi lalong nahihirapan ang kanilang pamilya because of inadequate facilities at nagkakasakit. Pangalawa, ayaw nilang iwan ang kanilang mga lugar because of looters. Kaya isa sa mga balakin namin seriously sa LCP at sa RDC, doblihin ang penalty sa mga looters in case of calamities and accidents. The Tarlac River project will ensure the protection of Tarlac City from flooding, considering the riverbed of Tarlac River has become higher than the ground elevation of the city proper. The Western River Basin project will address the perennial flooding and mud flow problems of Governor Abdane Sambales. The Bataan Flood Control Project will address the regular flooding in Layak Junction, Dinalupian, ensuring access to and from Bataan. The Central Luzon Link Expressway will ensure access to and from Nueva Ecija, Aurora, and the Northern Luzon regions during the closure of the Tarlac-Santa Rosa Road due to big floods from Rio Chico River. I understand ngayon, medyo sira ngayon because of that. Finally, Mr. President, the RDC3 has started the process of preparing a rehabilitation plan for Typhoon Spidring and Kiel affected areas. This meeting is actually a part of that process, and we are very fortunate that His Excellency is with us today to provide the initial guideposts in our endeavor. Mr. President, in summary,
in behalf of the RDC3 and the people of Central Luzon, I have outlined following priorities, rehabilitation interventions, which I have to articulate again. One, organizationalization of the Pampanga River Basin Committee that shall oversee the implementation of development interventions in the area, downstream, midstream, and upstream of Pampanga River. Two, for the NEDA Board Infrastructure Committee to unify the dam management protocols of NIA, NWRB, PAGASA, and NAPOCOR. Number three, for OCD and NDRRMCs to include the same priority for disaster preparedness, funding the strengthening of the Pampanga flood forecasting and warning system to include expansion of its coverage to the other river basins in the region. Fourth, review and revival of the Pampanga Delta Development Program, the flood control components, phases 2 and 3, which I mentioned earlier, Mr. President. Number five, fast-tracking the implementation of Pinatubo Hazard Urgent Mitigation Project Phase 3, which you all earlier saw in San Fernando, which saved San Fernando from unnecessary flooding. Seven, fast-tracking the implementation of fund sourcing for Tarlac River Improvement Project, Western River Basin Project, Dinalupihan Hermosa Luwau Flood Control Project, and the Central Luzon Link Expressway. And number eight, Mr. President, assistance to local government units in establishing adequately equipped evacuation centers in hazard-free areas and the increase of penalties on looting during calamities and accidents. And the last one, number nine, the intensive advocacy in mainstreaming disaster risk reduction and climate change adaptation in local development planning and decision-making processes, for which NEDA, in partnership with ADB, is providing technical assistance. Let me end this presentation, Mr. President, by thanking you for your presence in this critical time in Central Luzon. Palakpakan po natin ng ating mahal na Presidente. And for in behalf of Region 3, RDC, I would like also to present to His Excellency this simple token as a symbol of our continuing resolve to management disasters. Dakal pong salamat. Maraming salamat, RDC Chair Mayor Oscar Rodriguez. Now we will listen to the ongoing early recovery and rehabilitation efforts by key agencies. We first hear from DOH. Thank you, Secretary Gasmin. We are honored by the president, the presence of our President Benigno Simeon Aquino III. I am Assistant Secretary Tayag pitching in for our Secretary, Secretary Ona. Can we have the presentation, please? Okay. Okay. For the cabinet members this afternoon, the public officials, magandang hapon po. This is the report from the Department of Health. Next slide, please. Next slide, please. So far, there were reported 66 deaths, but the Department of Health has confirmed at this time 44 of these deaths, most of these due to drowning. Next, please. Okay. We have also assessed the damaged health facilities in Central Luzon, and our estimates may reach the amount of 65 million pesos. Next, please. Next. Okay. We have currently 128 evacuation centers, and they are distributed as follows. Most of them are here in Bulacan. And we have estimated the number of evacuees at this time,
And our immediate health concerns are the following. We are concerned that we may not have enough number of sanitary toilets. The recommendation is 1:20. And this is the situation in Kalumpit and in Hagonoy. Evacuation centers, for example, and we also have concerns with the continuous supply of potable water, which is very important to prevent acute watery diarrhea, including cholera, typhoid fever, hepatitis A, and dysentery. We're also concerned with open dumping of several residents in the flood-affected areas, especially an inefficient means of garbage disposal. And we are also concerned with vulnerable populations that include pregnant women, individuals with chronic illness, young children, and older persons. Next, please. Nagbabantay po rin ang Department of Health sa mga epidemya na maaari po nating makita sa ating sitwasyon ngayon. Ito po ay kinabibilangan ng cholera na nakamamatay. Dysentery that presents with stools with bloody diarrhea, respiratory illness, binabantayan po ng Department of Health ang pagkalat ng pandemic H1N1, bagamat wala pa po kami nare-report na confirmed cases. Sa ilang linggo po, bagamat ang pagbaha po ay tinangay po yung pinangingitlogan ng lamok, maaaring bumalik po ang dengue sa malawak na lugar dito sa gitnang Luzon. At ang leptospirosis po, pinag-iibayo namin ng pagbantay sapagkat anumang araw mula ngayon ay dadagsa po ang mga pasyente sa mga ospital dahil sa leptospirosis. At nangangamba rin po kami sa patuloy na hindi normal na pamimigay ng mga health services including vaccination. Next, please. So far, we have adhered to the standard operating procedures after disasters, including that included in the rehabilitation phase. We continue to conduct rapid health assessments. This is very important so that we know the correct information that will guide our actions. We have deployed several medical teams. Right now, 8 ospital po ang nagpadala ng medical teams. Galing po sa San Lazaro Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center, Rizal Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Fabella Hospital, East Avenue Medical Center, RITM, at kahit na yung ospital dito po sa San Fernando, Jose Dingan Memorial Hospital. Teams were deployed as early as 7 a.m. Nandun na po sila sa mga evacuation center, hard-to-reach areas. And we have included the deployment of 2 mobile clinics equipped with laboratory and portable x-ray machines. We have provided additional essential and emergency medicines, hindi lamang po bakuna, antibiotics that can prevent leptospirosis, treatment of pneumonia in children, even antifungal creams. Marami po kasi nagre-reklamo ng athlete's foot o alipunga, oral radiation salt solution so that children who get dehydrated from diarrhea will be saved from its complications. We're augmenting supplies already at the regional office, which has allocated the medicines as early as day zero of the catastrophe. Disease surveillance and response continues, and we have issued several public health advisories. Next, please. It is the priority of the DOH to detect these outbreaks and respond accordingly. We hope that it won't spread. Gusto ho namin paalam sa inyo na hindi pa ho tapos ang laban sapagkat nung undoy po, about 1/4 to 1/3 of deaths were due to leptospirosis. So iyon po ang iniingatan po natin. And the treatment and care of ill patients will be a priority sapagkat baka hindi po kayanin ng mga ospital na narito, naka-standby na po mga ospital natin sa Metro Manila at kasama na po yung mga medical team na patuloy na dinideploy. Patuloy po kami magbibigay ng mga gamot at pangangailangan pang logistics. Inaanda po na po namin ng mga ospital sa biglang paglobo o pagdami ng mga pasyente. Tuloy-tuloy po ang public health advisories para maintindihan ng mga kababayan natin anong dapat nilang iwasan.
At ang rehabilitation plans ho sa mga nasirang ospital ay inihanda na po namin at ang psychosocial debriefing na nabanggit po kanina. Next slide please. Nirekomenda po namin na bagamat natutuwa kami at marami nagdo-donate ng mga bottled water, nagrarasyon ng tubig sa truck, imo-monitor namin ho ang drinking water quality. Maraming lugar po ang wala pang kuryente at nakasalalay po dito yung pagdaloy po ng tubig na kakailanganin po nila. Kailangan po kasi ng 15 to 20 liters per person per day para manatili po ang hygiene, ang kailangan sa pagluluto at ang iniinom pong tubig. Kailangan din po ang mga practical na pagkukolekta ng basura kasama na po yung dumi, nirerekomenda namin doon sa mataas pa ang tubig na baka gawan ng para magkaroon ng garbage boat kung saan na sila po mangongolekta ng mga basura at hindi na po ihahagis ng mga kababayan natin ang marurumi po at baka magkaroon po tayo ng dagat ng mikrobyo. At gagawin pa po namin yung rapid health surveys. Kami po ay medyo iniisa-isa po namin mga lugar. Marami pa hong lugar na hindi pa po natin na napupuntahan. At kami po ay nagre-recommenda na kung ito ay magpapatuloy pa, baka kailanganing magkaroon ng mga resettlement area para dun sa mga kababayan natin na hindi na maaaring bumalik sa kanilang mga lugar. At kami po ay nakahanda sa pagre-repair at renovation ng mga nasira pong pasilidad. Magandang hapon po at maraming salamat po. Maraming salamat, Yusek Tagle. Ngayon, pakinggan natin yung report ng DPWH, Secretary Singson. Magandang hapon po sa inyo po lahat. Ito po ang partial na report on the damages at saka efforts na ginagawa ng Department of Public Works and Highways. Next slide. Next slide please. Sa Bulacan po, ang isa pong major na naapektuhan ay itong Manila North Road sa Kalumpit section. Next slide. Ganyan po kalalim ang baha. It ranges from 0.5 to 1.5 meters. Next slide. So, ganyan po kalalim ang naging baha dyan po sa Manila North Road na yan. Kaya nagpo-propose po kami ngayon ng construction ng viaduct about 1 kilometer along that stretch para maitaas po natin yung karsada, mga about 5 meters para magamit din yung ibaba and also pag during floods, madadaanan po ang itaas. Next slide. So sa Nueva Ecija, ito po ang ilan sa mga naapektuhan. Next slide. Yung pong pinagpanaan Rizal Pantabangan, nag-collapse po yung slope protection, nagsag po yung roadway by more than 1 meter. So natambakan na rin po natin yan at passable na po sa lahat ng daan. Next slide. So yan po, natambakan na po ng DPWH yung sag na roadway. Next slide. Sa Nueva Ecija, second, yung pong Bailey Bridge sa Labi Bridge sa Nueva Ecija Aurora Road, nag-collapse po ito. So hindi po ito ngayon madaanan at nagpo-propose po kami ng another connection. Next slide please. Next. Ito rin po yung sa Bravo Bridge and Approach, nag-collapse po ito sa Palayan City concerning ni Mayor Umali. So we are proposing the construction ng approach po nitong Bravo Bridge. Next slide. Sa Pampanga 1, nabutas po yung approach ng GSO doon papuntang Sambales. So naka-close po yan hanggang sa ilalim ng approach because yung pong sheet piles bumuka, na-scour yung ilalim, bumagsak po yung sa ibabaw. Pero yan po inatambakan na ngayon. Natambakan na ngayon ng DPWH. Pero hindi pa po namin pinapadaanan at yung isa pang tulay ang dinadaanan po ngayon na 2 lanes bridge, yan po ang nadadaanan ngayon papuntang Sambales at pabalik po ng San Fernando. Next slide. Yan po tinambakan. About 150 dump trucks ang naitambak po doon sa butas na yon. Next slide. Yan po yung east lateral dike, yan po yung mega dike natin na nai-scour na po yung gilid. So we are trying to protect yan po mega dike because it's the last defense para po sa San Fernando City. Next slide, please. Sa May Tarlac po, next slide.
na-damage po yung slope ng Malayep, Herona, Tarlac. So it costs about 2 million. So we'll be restoring this. Pag hindi po mapapladen ang MNR, Manila North Road. Next slide. Ganon din po sa Rangayan, Paniki-Tarlac, na-erode po yung slope ng sa river. We will be constructing slope protection works costing about 10 million. Next slide. Ganon din po sa Villapaz, Herona-Tarlac, na-erode po yung Tarlac River control na slope protection works. That will cost about 15 million. Protection din po ito para hindi pumunta sa Manila North Road ang baha. Next slide, please. Sa Tarlac Sub, yung pong Santo Niño San Vicente Bridge sa along Clark Banban Tarlac na butas po yung approach, so we are recommending the construction of another span po dyan, another span para maikonekta po natin yung tulay na yan. Next slide. Yan po rin yun sa Santo Niño San Vicente. Next. At yung pong river protection work dyan, nag-collapse din po sa river na yan. Next slide, please. Ito po yung kanina na sa Santa Rosa Tarlac Road along La Paz, Santa Rosa. Ang ating pong secretary ay nag-instruct na po na i-deploy yung mga dredger sa Rio Chico River para yun po ma-continuous na desilt. Ganin din po sa Bulacan at Tarlac at Pampanga. So, i-deploy po namin ang mga dredger. Nagpa-release na rin po ang ating pong sekretaryo, Babe Singson, ng corresponding funds para po sa paggamit po ng mga dredgers na nandyan po sa may Kawayan, Hagunoy, dito po sa Pampanga, sa Sasmuan, at i-deploy din po within the week yung para po sa Tarlac, para sa dredging po ng Rio Chico River. Ang aming pong initial na estimate, next slide please, about 323,500,000 pesos. Yan po ang initial po naming estimate kasi po yung ibang portion ay nakalubog pa po. So continuous po yan na lumalaki kasi meron din pong ipinadala si Mayor Payumo ng slope protection works na na-damage din sa kanila sa Bataan. Sa Bataan which cost about 125 million. Yun lamang po at maraming pong salamat. Magandang hapon po. Thank you very much, DPWH. We now have Yusek Fleta of the Department of Agriculture. Maraming salamat po. Bago po namin ipresenta ang aming power presentation ng mga nasira po ng bagyo dito sa Region 3, hayaan po ninyong ipresenta ko po muna sa inyo ang kabuuang pagkasira dito po sa mga different regions. Ito po ang update po natin as of last night. The estimate on the value of loss to the agriculture sector due to typhoons Pedring and Kiel grew to 12 billion distributed in the following subsectors. Ang rice po ang pinakamalaki na sa 11.1 billion already. Ang mais po ay 522 million. Ang atin pong high value crops kasama na po ang fruits and vegetables doon ay 221 million. Ang livestock naman po ay 3.3 million lang po ang reported. At ang fisheries, ito po ay facilities lang na may 4 na million. Ang affected areas po ay 441,000 hectares in 7 regions in Luzon. This represents 25% of the total harvestable area in the country for the last quarter of 2011. The 27 provinces affected po are as follows. Sa Cordillera Autonomous Region, ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, and Mountain Province. Sa Region 1 po ay ang La Union at Pangasinan. Sa Region 3 ay Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales. Ang Region 4A po ay Quezon at Rizal. Region 4B po ay Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. At ang Region 5 po ay Albay, Camarines Sur, Catanduanes po at Sursogon. Of the total areas affected, 57,000 hectares or 13% were completely damaged
But 383,556 hectares, we're looking have at least chances of recovery. Central Luzon po, ang Region 3, suffered the biggest loss as the typhoons affected 263,470 hectares, which is 73.97% of the area to be harvested for the last quarter. Ang nawawala po sa amin ay 760,207 metric tons of palay, representing po ito ng 11.68% of the total 6.5 million metric tons expected harvest for the last quarter. Central Luzon po ang pinakamalaki na tinamaan, 600,000 metric tons po, which correspond to 42% of its regional target for the said period. Sa mais naman po, ang volume of loss amounted to 45,000 metric tons or only about 2.93% of the target corn production of 1,551,000 for the last quarter. Para po sa high value crops, affected were some 10,000 hectares where 9,900 metric tons of high value crops were lost, valued at 221 million. Lost vegetables came from all the provinces of the Cordillera, Pangasinan, Isabela, Quirino, and Aurora, Bulacan, and Zambales, and Camarines Sur. Also affected were mango of Zambales, bananas in Abra, Ifugao, Kalinga, Pangasinan, and Zambales. For livestock, mortality of livestock and poultry was recorded from CAR Region 1, Region 2. Dead animals were valued at 3.29 million. Fishery facilities, only in the province of Quezon, reported a loss of 2 commercial fishing vessels and 1 municipal fishing vessel, all valued at 4 million. Ano po ang measures to help farmers hit by the calamities to mitigate loss? Ang number one po ay ang nautusan po ang ating NFA to buy storm damage palay. This will at least give farmers some funds for their personal needs. Pangalawa po ay ang implement a credit program in the typhoon damage areas that will provide farmers with the funds to replant and have ample inputs to maintain appropriate yields. Ang atin pong Agricultural Credit Policy Council ay sa pagtutulungan po sa ating mga cooperative banks at rural banks na siya pong aming gagawing conduit sa pagpapahiram ang siyang magko-concentrate po dito sa especially sa ating storm-affected areas. No? At ang pangatlo pong aming measure ay magpo-provide po kami ng certified seeds from DA seed buffer stocks sa atin pong mga farmers hit by calamity. Yan po ang at ang pang-apat po ay ini-encourage po namin ang mga fertilizer companies na magbigay po or mag-implement po ng Plant Now Pay Later scheme na ang atin pong ACPC ay handa pong mag-garantiya para sa mga farmers. Yan po ang apat na measures na amin pong gagawin. At para lang ho mabigyan po natin ng picture ang lahat po ng mga naririto, nais lang po namin isabi sa inyo na based on our estimate on the consumption per day, meron pa po tayong natitira pagkatapos pong ma-consider natin ang nasa 760,000 metric tons na nawala na meron pong matitira in terms of consumption days of consumption na halos 87 days po na buffer stock. Ayun lang po at nais ko pong ilipat ito sa ating regional director para siya po naman ang magpresenta sa inyo ng total damage po dito sa Region 3. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat, Yusek Pleta. Now we will listen to DepEd. Sir, magandang hapon po sa ating lahat. Ang anay-present po ng... Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, ladies and gentlemen. For DepEd, we start with the context. As far as our rapid damage assessment report or radar is concerned, can we have the next slide, please?
The total amount of damages is estimated at 310 million, with a total of 315 schools damaged as of October 4, 2011, last night. In Region 3, the total amount of damage is 222,463,885. And the breakdown is as follows. Previous slide. 163 million for building and infra, textbooks 12 million, furniture 36 million, ICT equipment 7 million, and others 2 million plus. Next slide. This is just a report on the damages to school buildings per division. Of the total cumulative national damage, 72% or 222 million is in Region 3. As follows are the reported schools used as evacuation centers in Region 3. A total of 300 classrooms were utilized, and you have a total of 3,500 families accommodated in these classrooms. We have suspended classes, and they're still under suspension in the following areas in Region 3. In Bulacan, you have Malolos, Kalumpit, and Hagonoy. Pampanga, you have Bacabebe, Masantol, San Simon, Sasmoan, San Luis, Santa Ana, Mexico, and Napalit. In Evaisia, you have Haen, San Antonio, Cabanatuan, and Cabiao. Our responses to the typhoon aftermath. First, there will be makeup classes for schools affected by the floods every Saturday or every semestral break and during the semestral break. There will be use of temporary learning facilities and community learning facilities of the alternative learning systems while repair and rehabilitation of classrooms is going on. We will deploy 112 mobile teachers and distribution of alternative learning modules to the evacuation centers. We will also consolidate our radar report and facilitate the formulation of the program works so that we can conduct procurement ASAP. And then we will prepare a priority list of schools to be funded under the QRF for immediate repair, rehabilitation of school buildings to be completed within the next 2 weeks. We have partner agencies in the Department of Education, and they have been doing the following. World Vision is already providing relief to the affected families and children in Bulacan, Baseco, and Manila. Plan International is assessing damages in selected areas in the region. And Save the Children has just provided potable water and hygiene kits to the affected areas or families in Kalumpit. And ongoing assessments are being done in Avotas, Malabon, and currently assessing affected provinces in Aurora, Nueva Ecija, and Quirino. That's a report from the DepEd. Thank you very much. Okay, thank you very much, DepEd. Now we listen to the Secretary. Yung sa DepEd, pwede mo balik yung ano cost ng school buildings damaged? DepEd muna. Yung slide on DepEd school buildings. Yan, that slide. Di ba yung coverage ito is 300 something classrooms? Damage sa buildings, infra, 163 million, 315 classrooms. Sa present, yung buildings and infra, hindi po lahat yung classrooms. Okay. Kasama po dyan yung mga fences, H&E, yung health, yung home economics, Can you just verify? No? Kasi assuming most of it is classrooms. Okay.
Yung classroom, Secretary Singson tells me the figure is 600 more or less thousand. Yes. No? 600,000, if you divide this number, yung 163 million by the 315 classrooms, roughly, that's over 500,000 each. So that means 90% kung puro classrooms to. Or higher than 50%. That seems too high. So in effect, the whole classroom was practically gone. So is that, I want you to verify that report. Yes. Oh, Mr. President, we've verified pa po. Binavalid, yan po ang initial report sa field. We have engineers validating the reports right now. No, but initially, no, yung was flooding ang usapan natin dito, hindi masyado sa wind damage. Eh. If it's a structure made out of cement, no, how does flood affect the cemented structure? So to reach over 50%. So this figure is incorrect. No? Unless puro fence or may dinagdag na. Yung mga walang fence na idadagdag ngayon, hindi damage. Yung construction yun. Yes, Mr. President. That's why part of our process is to validate these reports. Yeah, so I want, we're going to repair. But before you repair, you determine what has to be repaired. Yes. And this figure is too high if it is just repair. Yes, Mr. President. Thank you. Thank you. Okay, DSWD. Magandang hapon ho, mahal na Pangulo, at sa lahat po ng mga gobernador at mayors na narito at kasamang lingkod bayan. Ang amin pong, pwedeng i-load na po yung aming, bibigay ko lang ho ng mabilis yung bilang ng affected areas na nabigay na kasi ng ating kasama sa OCD. Sa ngayon, ang ating bilang ng pamilya na naapektuhan sa loob ng 103 municipalities and cities is 411,845 na pamilya. At yan po ay natatranslate into 1,938 plus people. Region 3 lang po ito. Yung number of families in the evacuation centers, pwedeng sa number of families in the evacuation centers, yung atin hong lahat ng evacuation centers ay 498. Sa ngayon, meron pa ho tayong 375 na nakatayo, na nagsisilbi ng 36,433. Yung damaged houses po, ang totally damage po sa lahat ng rehiyon ay 2,244 and ang partially damage is 9,285. Next slide. Yung cost of assistance po, ito po yung DSWD at LGU at NGOs. So ang kabuuang bilang na naibigay po ng DSWD is 16,309,000. That translates to 65,236 food packs. At ang breakdown ho ng ating mga probinsyang tinulungan ay nakalagay ho sa ating screen. At mapapansin po ninyo na ang pinakamalaking natulungan po ay ang Bulacan at ang kasunod po ay ang Nueva Ecija at ang kasunod ay ang Pampanga. Gawa nga ho din ng pinaka-apektado ito pong mga lugar na ito. Yung continuing assistance ay galing ho sa available resources sa ngayon. Ang nakalaan sa Region 3 sa ngayon ay 49,972,000. Tuloy-tuloy po ang pagre-repack at ito pong bilang na 8,750 family packs, yan ho ay minumove out namin at dinadala sa Region 3. At ang pamamaraan ho ay kung hindi po yung probinsya ang kumukuha, kinukuha din po ng mga mayors na diretsyong nakikipag-ugnayan sa amin. Pero pinagbibigay alam po namin yan sa mga governors para alam po ng gobernador kung saan ho napupunta ang ating mga tulong. Meron din po kaming nakikipag-ugnayan kami ngayon sa pribadong sektor para po sa portable toilets, Mr. President. The Company of Bertlina is going to provide portable toilets dun po sa mga existing na mga
evacuation centers. At marami pong NGOs and foundations and media foundations ang nakatutukho pa rin at tumutulong. Ang quick response fund po namin, Mr. President, is 193 million as of the moment. And yan ho yung nakalaan para po sa relief. Ang proposed early recovery and rehabilitation plan ay ang sumusunod po. Meron po tayong core shelter assistance, emergency shelter, cash for work. Lahat po yan ay isasagawa pa lamang pagbaba ng tubig at ang mga lokal na pamahalaan ay magtutukoy kung saan po itatayo yung core shelter assistance. Ang breakdown ho niyan ay sa core shelter assistance for totally damaged houses sa Aurora 179, sa Bataan 380, sa Bulacan 724, sa Nueva Ecija 71, Pampanga 82, Zambales 808, total 2,244. Ang kailangan po dyan ay 161,568 para po sa core shelter assistance at 70,000 per. Para naman po sa emergency shelter assistance, at yan ho ay ibibigay din pagkatapos na humupa ang baha, ang total na kailangan po ay 46,425,000 para tulungan ang 9,285 na mga partially damaged houses na ang amount po ay 5,000 pesos. At yung panghuli for early recovery is the cash for food, cash or food for work. At ito po ay batay ulit sa mga na-displaced and heavily damaged source of livelihood. Ang kakailanganin ho natin is 283,178,000 para po sa cash for work na basically yan po yung idadaan sa mga provincial governments and municipal governments para po sa paglilinis at tulungan yung mga taong magkaroon ng hanap buhay habang itinatayo ulit ang kanilang mga basic agricultural work po. Finally, dun po sa livelihood, ang kailanganin po natin is 1.2 billion on the assumption of 125,300 families na kailangan pong tulungan sapagkat totally nawala ang kanilang mga hanap buhay. Yan lang po ang aming update. Mahal na Pangulo. Thank you very much, Secretary Dinky. We now listen to the President. Dito sa briefing folder, nakalagay yun? Ito. Nakalagay ko kasi partial estimated cost of restoration, 323,500,000. RDC, kung makakasara doon na tayo dito, authorize ko na si Secretary Singson. We have the funds for this. And, pero ano lang ko, yung while looking at the pictures, mukhang hindi logical yung damage. Or mali, yung parang there's a particular dike ang na-breach from the perspective of the picture. No? Masyadong marami yung lampas doon sa riverbank. Masyadong na-inland na. So that tells me just from the picture, mukhang yung baka nagkaroon ng mga isla doon sa ilog. No? Yung pinayagan, for instance, mag-quarrying sa gilid, iniwan yung gitna. Na-redirect yung channel no river, kaya napunta dito sa particular section. Medyo malalim-lalim yung, saan ko ba nakita? Pampanga yung nakita kong picture. So, i-review lang, no? I-review yung mga damage, understand ano ba, paano ba na-damage to, then propose the engineering and mitigating efforts, no? But the bottom line is we restore most of it, if not all of it. Or if we do not restore something because it is already a faulty design, then we introduce the corrective engineering interventions. Okay. Ngayon yung, I will ask Secretary Singson, amongst others, the RDC, various governors who are, dito sa bahay, nag-aerial survey tayo kasi kanina, no? Medyo napakalawak. At saka aminin ko sa inyo, no? Sa dami ng pangalan ng mga ilog po sa atin dito sa Central Luzon, ako po'y confused ako, alimbang alin. Pero nakita natin, lalo din sa parte na maraming palaisdaan,
Yung pala is done, clear yung water. Yung river system, brown yung water, meaning nag-indicate na runoff upstream, di ba? May erosion. Hindi nag-breach ng mga divisions between the fish ponds and the river itself. Doon sa bukanan, may parang isla na rin naitayo. Yung dredging operations are already authorized. Ilang dredgers? Eight dredgers are coming in to deepen all of the channels that have to be deepened. Tapos, parang magkaayusan tayo, magkasunduan. No? Yung bang, meron mga portion. Ano yung portion sa... Ay, Manoka. Yung pinabanggit nyo kanina nga na... Paano? Yung sa bay. Yung may bay. Pampanga Bay. Amazing. Oh, Delta. Noong nag-umpisa ako sa congressman noong 1998, yung Pampanga River Basin, ganun-ganun. Dami na niyang pangalan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. No? So, kailangan tapusin na natin talaga masinsinan to. There will be cooperation needed. Talagang, hindi ba lahat itong tubig na to, kailangan may labasan eh. Yung lalabasan, may tatamaan. Yung tatamaan, di ba? Hindi pwedeng save natin yung tatamaan, sacrifice yung buong region. No? So we need the cooperation of each and every LGU. Okay? Yung mga other questions mula nung umpisa, kanyari yung protocol sa release of water sa dams. About, kailan natin pinag-usapan yung water sa about a month, 2 months ago? Early September. Alam niyo sa water natin, napakaraming ahensya involved sa water. No? Pag watershed areas, DNR. Pag irrigation purposes, NIA. Pag may LUA, water districts, NWRB, NAPOCOR, etc. Ang dami, no? Na parang walang obligasyon magkausap-usap. Iba-iba yung protocol ng mga dams. Kailan magre-release? Secretary Mario Montejo was here earlier. Is he still here? At dinidiscuss ka ho, yung we will be able to model ilan ba talaga yung rainfall na papasok para masigurado natin ilan ba kailangan i-retain doon sa mga dams at agahan natin yung pagre-release. Hindi yung napukuraw kasi sa ngayon ng protocol, ihintay na halos magsispillover bago mag-uumpisa mag-release. So, ano ibig sabihin nun? Kung kailan nyo kasagsagan ng tagulan at punong-puno siya at lahat ng pupuntahan niya ay puno na rin, doon nauobligang mag-release dahil doon sa mga protocol na naka-establish na ngayon. Okay. So towards that end, excuse me, about early part of September nga, dinesignate natin Secretary Singson to be in effect the water SAR. Iko-coordinate lahat ng efforts no, ng paano natin i-manage yung water resources. Kami sa Tarlac, di ba pagtagulan, rumaragasa, taginit, walang dumadaloy. Ang ganda sana kung mababalansin natin na kay taginit, tagulan, di ba? Manage dyan. Pero long term yun. Okay, so, para hindi masyadong maraming miron sa dialogo ko anong ba gagawin natin actually dito. So, iwan natin Secretary Singson to talk to all the governors present, all the stakeholders present to come up with that plan that we can all agree to. Okay? Ngayon, syempre, yung konsepto na lahat nito, may problema, problema natin lahat. Pag nag-sacrifice, baka iba, kailangan mag-sacrifice pa ano sa iba. Pag hindi tayo nag-sacrifice dito ng kanya-kanyahan, wala akong solusyon na mangyayari talaga. Okay. Yung flood sensors, dinedeploy na ng DOST yan, yung automated weather stations, that gives them the confidence now to be able to predict how much the rainfalls will be. And I think PAGASA has been doing a very good job of it. Yung landslide monitors will be the next items that will be put in place. Yung they're already at the stage of making the mathematical models to predict yung landslides. Okay. We also have to work on educating our citizens. Yung sa totoo lang, yung distribution, I was asking about Tagonoy earlier kay Governor Willie. Sabi ko, meron mga nagsasabing hindi pa sila naaabutan ng relief. Tapos ang problema nga, may mga portions at sa kalumpit, no? Kalumpit at sa Hugonoy, may mga portions sa kalumpit lalo na masyado malakas yung agos. So yung mga tao, ayaw nga raw sa evacuation, maganda binanggit ni Manong Oka, ating RDC Chair, yung issues at evacuation centers, pare-review natin yan. Ayusin natin, no? Improve natin yung evacuation centers. We have the necessary funds to do it. But more importantly, sana makukumbinsin natin, easier talaga for the relief to safeguard the lives, no?
na hindi yung pupuntahan natin sa kanya-kanyang bahay na pagka-liblib ng mga lugar. Okay? Talagang pahirapan ho sa ating mga rescue personnel, balik ng balik, kung saan-saan, para lang ma-rescue ating mga kababayan. Kinakwento sa ating paulit-ulit, meron mga tinalagang mga helicopter dito na night vision capable pa, lalo sa kalumpit, binababaho yung hagdanan para isakay yung mga taong nasa bubong, marami hong tumatanggi. At babalikan natin dahil hindi naman natin pwede iwan doon. Diba, imbis na mapunta minsanan, kailangan hong balik-balikan, dagdag yung risko doon sa mga sumusubok lang umalalay. Okay? Now, again, yung sa mismo mga detalye, pakiusap ko lang, ano? Huwag naman tayo magpa-plus-plus dito. Restoration muna ang usapan. Ha? Yung new, isusunod na natin yung new. Yung mga wrong solutions, iwawasto na rin natin yung mga wrong na nagawa previously. Okay? Yung dinalo ko sa lapas kanina, medyo hindi ko maintindihan yung konsepto na naharang yung nundaan yung river. Rio Chico River. No, para bang kalawak, di ba? Hindi makadaloy, umapaw na. No. So, nakita naman natin lahat kanina yun. Nandun sa Governor Yap na binantay natin nakita. Sa mga ganun, review nga lahat muna nito mga intervention na to. At the soonest possible time, umpisahan na yung corrective, yung tamang corrective intervention. Okay? So, ulitin ko lang ako sa inyo. No? Yung, kung meron, tinatanong ko rin kanina sa relief, no? Halos wala naman nagsabi sa akin may problema sa relief. No? Puro sa rehab na pinag-uusapan na reconstruction. But if there are any other concerns, no, paabot nyo sa atin directly or through the RDC. No? And we are not only ready, we are capable of assisting you at this point in time. Okay? So, I'll give it back to our NDRCC chair. Baka there are questions. Do we have any questions? Please state your name and... Mr. Chair, I'm Alex Ocampo from Aurora Province. I would like to correct the figure there. It seems that the provincial government is doing nothing without spending for the relief operation. Actually, it just received the exact figure of cost assistance to relief. It's amounting to 720,625. Thank you. Thank you for the correction. Any more questions? Yes, Mayor. Oh. Mr. President, my seatmate, and Mr. Chairman, sa Olongapo po, I'd like to propose sana, dahil kasi taon-taon naman dumadating ang bagyo eh. Medyo futuristic, no? Of course, the dredging is there of DPWH. The city also bought our own dredging machine. But dredging won't last. If you keep on dredging, masisira rin naman yung piston yan, mauubos din. In the meantime, yes, gawin yung dredging. But it's so expensive, no? What we should do, siguro sa Olongapo po, is habang nagde-dredging, relocation of informal settlers. Relocation ng mga bahay dun sa hazardous areas declared by DENR. Ang relocation sa amin, kung bibigyan kami ng lupa, dahil kasi sa Olongapo po, only 20% ang pwedeng tirahan ng tao eh. 80% are all watershed. Puro watershed. We do not want to harm the environment more. Sa SBMA in Olongapo City, may progress na dumadating with Hanjin, SM, Ayala. It attracts a lot of informal settlers. Yung mga may hirap. So padami ng padami ang mga squatting sa Olongapo. And hirap ang DENR, bigang kami ng lupa sa Olongapo because sabi ng DENR, lahat yun watershed. So, relocation or resettlement should be done. Pumapayag ako
na Olongapo is just a small place. When the U.S. Navy transferred Olongapo City from the old base to a reservation, the Navy planned it only for a population of 30,000. Ngayon, we are 300,000. Nag-add lang ng zero. So madami na, and we're still counting. We have identified through our CBMS, Community-Based Monitoring System, there are 3,000 informal settlers. Hindi pa kasama yung mga bahay na na-declare ng DNR, A and D, but dineclare ng DNR din yung mga areas na yon na hazardous. So that is the problem now. Kung mai-relocate natin yan, I propose kung mag-relocate lang, siguro somewhere near Esitex, yung pinakamalapit. Because Olongapo, mahirap because we're a mountainous city. Then we can transfer and provide busing kung nagtatrabaho sa loob ng SBMA. Siguro yung iba, alam ko yung ibang mga probinsya, they also need relocation. Baka pwede mag-join forces. I remember the time there was Sapang-Palay. It was a relocation site. San Jose, no? So, President Noy, siguro kailangan DNR, maybe NHA, or DPWH, at yung iba pang concerned agencies, we have to get together para give a holistic plan. Alam na natin, dumadating na yung bagyo every year. Why don't we be like Batanes, na alam na nila, dumadating ang bagyo, so gumawa sila ng mga bahay-bato. So we don't hear any problem in Batanes na lumilipad yung mga bubungan. I don't even hear of Batanes na nagkakaroon ng flooding. I guess this teaches us a lesson with Pedring and others. Every year we have a typhoon coming in, 20 to 25 na typhoon every year. Typhoons every year. But we need the typhoons. Kasi kung walang typhoon, wala naman tayong tubig. So the reforestation is needed too to retain the water. Mr. President, thank you very much. Bong, thank you. Yung reforestation, I don't know if you know, pero meron tayong National Greening Project which aims to replant 1.5 billion trees. No? The major difference lang is that bibigyan natin ng livelihood yung upland communities para sila maging forest guardian in effect. That's a maka-conditional cash transfer ang issue. No? Yung you guard the trees, you get a stipend. Okay. Yung sa informal settlers, can I just remind all our LGU officials present, under the LINA law, that is your primary responsibility. In 1994, you should have stopped allowing any informal settler. Having said that, we have an audit of about 1.4 million families nationwide, 560 or 580,000 in Metro Manila alone na hinahanap namin resettlement. We are embarking on a program. Jess Robredo is head of this program. We will help you out. But at the same time, I think we have to insist that you stop adding, you help us stop adding to that problem. Okay. Leta, you can research the LINA law, yung UDHA. It specifically states may cut off pag wala yung hindi na responsibility na LGU to prevent more informal settlers. Okay. So but we will help you with as far as the 3,000 families that you've already stated. Priority lang ngayon do sa danger areas are the about 120,000 families in the NCR. It will cost 6 billion. Roughly about 6 billion to house the 120,000 either on-site or near-site or in-city. Okay. So 1.4 million families yan, hindi biro. Importante, wag na natin madagdagan. So meron na rin yung Balik Probinsya Program which will handle about 30% of the 1.4 million families. So more or less, about between two-thirds to three-fourths ang maasikaso within the 4 years remaining in my term. 4 years and 8 months remaining in my term. Okay. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. Chairman. Mayor Pilayo. Good afternoon, Mr. President. Alam niyo po, pagdating ko dito,
parang ang lungkot lang ng tao, puro problema. Ako po ay magbibigay naman ng mag-ibang kwerto. Alam niyo po, kung makikita niyo siguro sa Candaba, mas pinakakawawa ang Candaba sapagkat catch basin kami. Lahat po ng tubig magmulang Aurora, Nueva Ecija, bagsak muna sa Candaba yan. Ang problema ko po, Mr. President, ayaw na umalis yung aking backwish. Ayaw pong umalis yung aking mga evacuees sapagkat napakasarap ng pagkain nila sa evacuation center. Eh bakit po tayo mamumroblema? 8 years, ako po sana makapag-share lang ako sapagkat ang Candaba Swamp, yan po talaga ang pinakamahirap na sitwasyon, yung aming Candaba. Ang boundary ko po is Bulacan, Nueva Ecija, and Pampanga. 8 years na po ako mayor. Noong pong nag-mayor ako, gumawa ko ng 3 center na pinakamataas na lugar na during the flooding, meron pong pupuntahan yung aking evacuees. Number 2, ginawa ko po ang peace and order na maging idolo sapagkat ang problema ng mga nag-evacuees, yung iiwanan na property sa kanilang lugar. Kaya po ako ginarantsyan ko, umalis kayo dyan, walang magnanakaw. Ngayon po, paano tayo matutulungan ng gobyerno? Pwede tayong mag-rescue ng 100, but not 1,000, but not 100,000. Kaya po kami very active yung ating disaster council, provincial disaster council. At ako po, nagpapasalamat ako, very active po si General Ramos. Lahat, nandito po ako, Mr. President, para magpasalamat sa inyo. Sa inyong mga sekretary, Secretary Singson, Secretary Dinky, Secretary Robredo, at magpapasalamat na rin po ako kay Secretary Algala dahil ako po ay talagang sabi ko, pagdating sa relief, huwag na ninyo akong bigyan. Bigyan ninyo kami pagdating na buhayin uli yung aking magsasaka. Sapagkat po sa istorya ng Candaba, kung makikita ninyo, ito yung hotbed ng insurgency. At ang aming istorya, puro flooding. Anong ginawa po namin sa Candaba? Ginawa kong ecotourism, birdwatching, at yung flooding. Ini-invite ko kayo, may swamp tour tayo like Florida. Si opportunity po yan. Yung tubig na to, pwede po nating i-convert into a drinking water. No? Nasa pagmamanage po yan. Ano pong ibig ko sabihin? Gawin natin ang part natin, gagawin ang part ng gobyerno, magtulungan po tayo. No? Kaya ko po inano ito, unang-una, wala na po kong ihingi sa inyo, Mr. President. Dahil yung problema po, tinext na ako kagabi ni Secretary Singson, meron pong isang apalitaray at setback levy na kukontrol sa tubig sa Pampanga River. Pag ito po yung nasira, mamumroblema po ang San Fernando. Pero kagabi, tinext ako ni Secretary Singson, approve na yan. Kaya po, sa lahat ng nandito, Sir President, catch basin. Huwag po kayong malungkot, no? Ang hindi talaga pwede po yung sasabihin natin, kami po, hindi kami nagbibigay ng relief sa bahay-bahay. Paano natin aabutan yung mga bahay na yan kung napakalakas ng agos? Just imagine, hindi po 100 yan, thousands. No? Kaya sa amin po, pag gusto mong kumain, pumunta ka sa evacuation center. Pag gusto mong magutom, maiwan ka dyan sa bahay mo. Okay, inulit ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mr. Chairman. Maraming pong salamat, Mayor. Governor Willie. Mr. Chairman, thank you very much. Can I share with you the Bulacan experience on flooding? Ito po ay nagsimula pa ng 1970, then 72, the Great Flood of Central Luzon, which was the prelude to the declaration of martial law, June and July. 74, 76, 78, nang maraming namatay, nang biglang nagpawala yung Angat Dam. Pero nabuksan ang Pampanga Delta, which was the Labangan Channel from Kalimpi to Hagunoy to the Manila Bay na nagsimula na 1975 na 1978 by force. Ito po'y binuksan ng mga tao. In 1 week, nag-subside ito. Originally, 7 meters po ang lalim nito. But because of siltation sa ngayon, ngayon ay almost 1 meter. So nawala ang 6 times the water carrying capacity. Ito po yung nagsimula nung pumutok ang Mount Pinatubo ng 1991
ang dalawang dredger po rito dinala sa Pampanga na sira ron. So nawala na po ito ng maintenance. So taon-taon, nauulit po ulito sa ating lalawigan. Katulad po nitong nitong pidring, ang tubig po level sa Angat Dam ay 206. Sa Ipo Dam is 99.85. Ang spilling level po, Mr. President, ng Ipo Dam is 101 meter. Pero tingnan po natin sa kanilang record, 365 days parating nasa 99.9 meters na halos spilling level, konting tubig po, patapon ang patapon. Sapagkat ang priority ay ang drinking water of Metro Manila patungo sa La Mesa Dam. Sa loob lamang po, noon po naman ang Bustos Dam na magumpisang bumagyo ng September 26, signal number 2 sa Bulacan. Pagka po kasi signal number 1, ang SOP sa Bulacan, the governor must be in the operation center, disaster center, at minomonitor po namin ang Angat Dam operation, the Ipo Dam operation, and the Bustos Dam. Ang Bustos Dam po noon nagpapatapo ng 170 cubic meters per second. Then the following day, naging September 27, ang pinatatapo na po ng Bustos Dam ay 1,300 cubic meters per second, only in one day. Ang Angat po nagpapatapo ng 285, which ang Angat Dam is 10 times bigger than the Ipo Dam. Ang Ipo Dam po ay 662. The following day, noong pa lamang pong September 27, wala ang tubig ng Nueva Ecija, wala pa ang tubig ng Candaba. Sapagkat ang Candaba po, alam naman ni Mayor Jerry, tamang sila'y kawaawa, pero ang tubig po paglabas sa dagat ay sa Hagunoy din po at sa Kalumpit nagpupunta. Mas kawaawa po ang Kalumpit at Hagunoy. Ito po ay 1,300, lubog na po kami noon lamang pong kinabukasan. Kinabukasan po, September 28, 1,300 pa rin po ang pinawawalan ng Bustos Dam. Gayong ang pinawawalan lamang po ng Angat Dam ay 307 and then 306 cubic meters per second. Mr. President, nakita po namin at ito'y dating hindi ipinakikita na yung po palang umiray during the height of the typhoon ay nag-i-infuse ng tubig from Quezon sa Angat Dam to the tune of 3,750 cubic meters per second. Every hour po tumataas. Nagsimula ng 700 cubic meters per second, 3 o'clock in the morning. Pagdating po ng 7 o'clock, 867. 9 o'clock, 1,051 cubic meters per second. Nang 12 o'clock, 2,400 cubic meters per second. Nung pong alauna, kada oras po, 3,750 cubic meters per second. At dahil po rito, isang engineer po ng NPC ay tumawag sa engineer ng MWSS na isara ang umiray gate para hindi masyadong malaki ang inflow ng tubig sa Angat Dam. So hindi lamang po sa ulan nang galing ang tubig na bigla from September 27 to September 28, one day lamang po, tumaas ng 4 meters ang Angat Dam. Hindi po sa ulan kundi sa ipinapapasok na tubig galing sa umiray. Isinarado po nila. Po, pwede naman po palang isara, Mr. President. Bakit pinayagang ito po ay pasukin ng tubig sa umiray? At noong pong araw ng Huwebes, I call up President Tempinco to close the gate of Angat sapagkat kami po lubog na lubog na. Isinarado po ng Friday, lubog na po kami. Aggravated later on the third day, aggravated po ito ng galing sa Nueva Ecija. Yun po kasing Angat to Hagunoy within 9 hours ay dumadating. From Bustos to Kalumpit, within 4 hours po, lubog na po agad ang Kalumpit. Now, Mr. President, ang Pantabangan Dam, ginawa para sa mga magsasaka.
Iba po ang kanilang water management manual. Ang kanila po ay preemptive releasing. Ang ibig sabihin po, bago dumating ang mga bagyo, kumutagulan pa, lagi po silang nagpapatapo ng unti-unti sapagkat hindi nila palulubugin yung sektor na kanilang pinaglilingkuran at pinagyayaman. Pero on the part of Angat and Ibu Dam, sapagkat ang priority po nila ay Metro Manila, parati po silang nasa maximum level. In fact, their manual mapakaliwanag, hindi po pwedeng kumilos ang NNPC hanggang hindi malapit sa spilling level. So ang engineer po rito alang trabaho kundi manood at maghintay ng pagpapatapon. Ay sabi ko nga po kahit na grade 1, kayang gawin yon. So before last July, nagpulong po kami. Pinatawag ko po ang tiga-engineers ng NPC, Ipu Dam, Bustos Dam, so that we could come up with a proposal, a resolution para po maiwasan yung masyadong pagbaha dito sa Kalumpit at sa Kasagun. Because we are the catch basin of water north of Bulacan from as far as Nueva Ecija and Candaba. So dito po ay nairekomenda that dapat at a certain level of water in Angat Dam, ang NPC ay dapat ay payagan ng mag-operate ng Angat Dam and utilize the water and the generation of electricity. That way, magkakaroon po tayong kuryente, parating mamimintenahan sa mababa na level sapagkat rainy season pa, at the water carrying capacity is always there. Nung pong nangyari ng Undoy, malaki ang tubig, more than 205 or 6, bigla pong may dadating na bagyo. Nagpatapo ng tubig, bumaba sa less than 200. Ang bagyo po ay dumating parang kiel, puro hangin, walang tubig. But because this is already out of the rainy season, inabot po ang tubig noon, nag-umpisa ng 198 hanggang naging critical. But that 198 level of water in Angat Dam was able to carry us through the late rainy season of the next year. Ibig sabihin, ang 200 panahon ng tagulan ay safe level para po sa Angat Dam for the domestic use of Metro Manila, for our farmers, and for the generation of electricity. Sana po, pag ganoong level na, 200, allow the NPC to operate the utilization of water into electricity. Katulad po noon, umabot ng 206, dapat hindi po pinaaabot sa ganoon sa panahon ng tagulan. Dapat ginagamit ang 4 major turbine at nag-generate ng electricity na mas malaki. And then, thereby, little by little, ini-spill po ang tubig sa panahon na walang ulan, bagamat tagulan, at kaya ng ating kailugan. Pagka po namimintinahan ng 200 meters and level, dumating man ang isang bagyong kasing lakas ng pidring, nagdudulot ng 8 meters, hindi pa rin po magpapatapon ang ating Angat Dam. At yung pong ating Ipu Dam, po pwede naman pong less than 99.9%. Sapagkat sa panahon po ng tagulan, puno rin po ang Lamesa Dam na sinusuplayan ng Ipu Dam. Kaya po pag dumating ang konting ulan, hindi po sila makapagpatakbo patungo sa Lamesa Dam sapagkat puno rin ang patakbo po ng tubig ay patapon dito sa Bustos Dam. Meron po silang sinasabi na Bustos Dam is being aggravated ng tubig na nanggagaling sa Bayabas Dam. So we also propose that rather Bayabas River. So we also propose that Bayabas River should be converted into a dam para pag panahon po ng tagulan na preserve ang tubig at gamit po ito. Hindi nakakapag-aggravate sa Bustos Dam at magiging gamit po ito ng ating mga magsasaka. Pagdating ng tagaraw, ipatatapunin po ito para sa Bustos Dam. Anyway, pagdating po ng tagaraw, yung 36 cubic meters per second na para sa ating irigasyon,
to irrigate the 17 municipalities of Pampanga in 4 in Pam, in 17 in Bulacan and 4 in Pampanga ay kinukuha rin po lahat ng MWSS. Wala pong natitira sa aming mga magsasaka at ni hindi po kami binabayaran nati single centavo, pero pagdating po ng tagulan ang bayad po sa amin ng MWSS at ng NPC ay baha para sa bayan ng Hagunoy at sa bayan ng Kalumpit, Mr. President. Yes, yes, please. Hello. Magandang umaga po, mahal na Pangulo. Hapon na po pala. Magandang hapon to this August body, ano, sa buong, sa lahat ng kabinete ng ating mahal na Pangulo at sa aming mahal na Governor. Ako po yung si Donato Marcos, Mayor Donato Marcos ng Bayan ng Pombong. Kapareho po kami ng Elevasyon ng Hagunoy. Sa amin po nag-traverse yung Labangan Floodway. At ako rin po ang Pangulo ng Mayor's League of the Philippines sa Bulacan Chapter. Ano po? In behalf of the Mayor's League of Bulacan po, meron po kaming apat na punto lamang na gustong itanong, mahal na Pangulo, o kung sino man po ang iba pa nating mga kasama. So this is a collective, nangangailangan po ng collective na tanong din po sa atin lahat. Unang-una po, mahal na Pangulo, ito po'y inaasahan na natin na parang mangyayari taon-taon because this is perennial at parang ito po na talaga ang takbo ng ating klima. Nagkaroon na nga po ng storm surge, ano po. At dito po sa pangyayaring ito, alam ko po na ang malaking mga pagawain tulad ng mga dam ay may environmental compliance and its impact to the people. Ano po. Ang gusto po sana namin hilingin ng bawat pamahalaan at lalawigan ay magkaroon ng updated environmental compliance nila kung sila ba yung nakatutugon pa doon sa kalipunan ng mga naninirahan sa paligid ng Central Luzon at ng iba pang Karatig region. Kasi po eh, para pong sa tagal na ng panahon ng kanilang mga environmental compliance, palagay ko po hindi na napapanahon ngayon. Kaya po, para maiwasan po siguro o makabawas sa mga pangyayaring tulad dito, kinakailangan po natin siguro na magbalik sila sa kanilang mga drawing board, yung lahat ng mga dams na yan at napokor, at muli i-adapt sa pangkasalukuyang pamumuhay yung kanilang environmental compliance. Pangalawa po, mahal na Pangulo, dahil po ang aming bayan, ang lalawigan din ng Bulacan, ay nasa low-lying elevation compared doon sa ibang lalawigan sa region, pwede po bang huwag lamang i-focus doon sa Pampanga Delta yung maging solusyon dito sa problemang ito dahil ito po ay tumatago lamang sa Manila Bay na kung saan ay limitadong height ng tide lamang ang kayang saluhin ng milyong-milyong kubiko ng tubig na yan, pwede po bang magkaroon din ng panibagong pag-aaral sa topography nung Region 3 at nung iba pang rehiyon para sa ganun po'y makapagpatakbo rin tayo ng tubig sa Pacific Ocean at saka sa China Sea. Kasi po, kung magkoconcentrate lahat tayo ng takbo ng tubig sa Manila Bay, pag sinalubong po ito ng high tide ng Manila Bay, eh nakasisigurado pong aahon na uli ito papuntang medyo upstream. Ano po? Kaya kami pong nandoon sa downstream, tiyak na tiyak, taon-taon lulubog pong ganito. Pangatlo po, mahal na Pangulo, yung pong Manila, Bataan, Subic, Coastal Road, eh palagay ko po yung isa sa makatutulong doon sa paghinto rin po ng kabahaan dito sa low-lying communities dito dahil po hindi po parang bayad na, kundi parang breakwater yung kanyang magiging daan. Sa kagayon po yung magkakaroon ng mga saline barrier po ito ng mga pangharang at check gate, hindi po makapapasok yung malaking tide dito sa ibaba. Ano po? At yung pong apat po, dahil nga po ito yung inaasahan ng taon-taon na yung mangyayari, baka po huwag po, hindi naman po i-breaking, ano tawag dito, yung government accounting system, pero po, pwede po ba na sa pamamagitan ng inyong mga pondo, rekta tayong magbaba ng pondo sa mga munisipalidad at saka sa mga LGU katulad ng lalawigan, ano po, para po, meron naman po kaming back, meron naman po kaming mga guidelines kung saan-saan. Pwede, para po mabilis naming masolusyonan agad. Kasi po kaming nasa ibaba, kaming LGUs, alam na alam po namin yung pinakamaliit na sira nung nagarap nitong nakaraang kalamidad eh. So alam na alam din po namin gamutin agad yun. Yun na lang po talagang malalaking proyekto ang sa national agencies. Bigyan po kami yun ng pagkakataon because this is calamity.
may sususpend naman po rito siguro yung natural, ano, yung government accounting system, yung COA agad. Dahil po, masigit itong makatutugon agad doon sa mga maliit pag LGU din po ay nagkaroon ng direktang pakikialam at nagkaroon ng direktang pondong manggagaling sa national government. Yun po, mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Mayor, pag-aaralan muna natin dahil mas ambisyoso ka sa akin. Tatapon tayo sa West Philippine Sea po pala ang tawag doon, doon sa binanggit niyo. At saka magtatapon tayo sa Pacific side. Isipin niyo gano'ng kalayo po yung West Philippine Sea mula dito. Yung biaduct, magandang konsepto. Pero parang punto ko lang siguro, pag masyadong inambiso natin, kailan ba natin matatapos yan? No? Whereas, ano ba magagawa natin ngayon na maibsan yung epekto nito mga bagyo na dumarating sa atin na nag-a-average siya ng mga 23 per year. Yung downloading, matulungan kayo dahil kayo first responder talaga, national government tutulong sa inyo after kung ano man ang dumating, di ba? Kayo yung nandun sa lugar, kayo dapat talagang una umaksyon. Di, papag-aralan namin, no? Pag-aralan lahat yan. Paano nga ba ang mga sistema para yung ma-comply naman natin yung mga regulasyon sa procurement law, sa COA, etc. Okay. Para hindi naman tayo umakso ng mabilis at kinawa ng matagal. Okay. Yes. Maraming salamat po. Maganda nga po mahal na Pangulo at sa lahat ng lingkod bayan. Mayor Ace man na lang po, Tarlac City. Ipapaalam ko lang po, ipapaabot ko sa ating Pangulo at sa Public Works, na meron din po tayong bumagsak na kalsada sa may Sapang Maragol. Makukulong po yung mga motorista doon kapag hindi po nagawa dahil halos one-third na lang po yung natitirang kalsada sa may ilog ng Sapang Maragol. At ganoon din po, yung diki natin sa Tibag to Armenia, may mga nasira po. Grabe po yung sa Barangay Tibag. So yun lamang po, gusto ko lang pong ipaabot sa ating Pangulo at sa Public Works itong grabing nasira na sana wag nang lumaki. Lalo na sa Sapang Maragol, makukulong po yung mga motorista sa isang barangay. Alak kabisado po ni Presidente yon, kaya kawawa po yung mga taga Sapang Maragol kung di po magagawa yung kalsadang bumagsak. Maraming po salamat. Pinaalala na sa akin, puro local road pala yun. Magta-transfer na lang kami. Mag-usap tayo ni Governor. No? Ta-transfer na lang kami ng funds. Governor Umali. Sir. Maski i-telegraph mo lang, Kuya Hoy, makukuha ko yan. Sir President, three things lang po. Una-una, if we can adopt the same principle dun sa judicial cash transfer na diretso pong tulong sa magsasaka, that we can really identify the poorest of the poor, ano yung ektarya nila, sino yung magsasakan to, validated, kabunan po nung programa ninyo para diretso pong makatulungan yung magsasaka sa Nueva Ecija. Second thing, as early as Ondoy po, ang pantabangandam po ay... tama po yung sinabi ni Governor Willie, but it is not in the manual.